Ang Magsasakang Prinsesa. Nung unang panahon sa kaharian, may ipinanganak na kakaibang prinsesa. Ipinanganak si Prinsesa Benzoa na mahal ang pagsasaka. Hilig niya talagang gawin ito at gusto niya to. Naaaliwang Reyna rito. Pero hindi ganoon ang hari. Hilig niya talaga ang pagtatanim. Tingnan mo kung gaano kadumi ang damit niya. Ganyan ba dapat ang itsura ng isang prinsesa? Paalisin mo siya doon, ngayon din. Ay, kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa. Huwag mo naman siyang paiyakin. Napakabait niya sa mga kalaro niya. Kaya lang mas masaya siya rito. Sisiguraduhin kong maliligo siya at magmumukha siyang maayos na prinsesa mamaya. Pangako yan. At lumaki ang prinsesa na nagtatrabaho sa mga hardin ng gulay at sa bukid. Nagsisikap siya sa pagtatrabaho araw at gabi para makakuha ng mga magagandang pananim sa kaharian. Lumipas ang ilang taon, oras na para koronahan si Prinsesa Belzoa bilang isang ganap na Prinsesa Belzoa. May magagandang plano ang hari para sa kanya. Pag nakoronahan ka na, may karapatan ka ng pamunuan ang kahariang ito. At balang araw, pag nahanap mo na ang iyong prinsipe, magpapakasal kayo at magkasamang mamumuno. Magandang kinabukasan ang naghihintay sa inyo, mahal ko. Nako, napakaganda ng anak ko. Ikaw na ngayon ang Crown Princess. Anong problema, mahal ko? Hindi ka ba natutuwa rito? Anak ko, ano ang problema? Kasi po, ganito po kasi yun, Inang Reyna, Amang Hari. Ayoko pong, pasensya na po, pero ayoko pong maging Crown Princess. Ano ka ba naman, anak? Bakit? Hindi ko po maisip ang sarili kong umupo sa trono at magdesisyon para sa kaharian. Pasensya na po. Kung ganun, sige nga, sabihin mo. Anong kaya mong gawin maliban sa pagiging isang prinsesa? Isang magsasaka. Gusto ko pong maging magsasaka, Ama. Wala na po akong ibang gusto kundi pakiramdaman ang araw, ang hangin, ang napakagandang pananim at matabang lupa sa ilalim ng paa ko. Wala na pong makakapagpasaya sa akin sa pagtatanim ng mga buto, pag-aalaga sa kanila, at ang makita silang lumago. Wala na pong masasaya pa na makita ko ang mga pananim ko na maluto at maging napakasarap na putahe. Anak naman! Isang magsasaka? Isang magsasaka lang ang gusto mo? Isa kang prinsesa! Ama, pakiusap po! Kung kukoronahan niyo po ako, hindi ko po ito magagampanan ng maayos at hindi po yun makakabuti para sa inyo at sa kaharian. Pero magaling po ako sa pagsasaka. Magiging isa sa pinakamaganda ang mga tanim ko sa buong kaharian. Kaya ba, mas gusto mo ang pagtatanim, ha? Dahil maganda ang kinalabasan ng pagtatanim mo! Siyempre po, hilig ko po kasi talaga yun. Oh, sige, Belzoa. Bibigyan kita ng sarili mong lupain ng mga pananim. Nako, Ama! Salamat po! Salamat! Salamat po! Nagsumikap talaga ang prinsesa sa pagtatrabaho sa bukid. Nagsasaka siya ng may buong pagmamahal sa gawain. Hinati niya ang bukid niyang may iba't ibang uri ng mga pananim at mga gulay. Mayroon din siyang sariling kitchen garden kung saan siya kumukuha ng sarili niyang pagkain. Alam ko na, gutom ka, di ba? Pakiusap, huwag mong kainin ang mga pananim. Halika, ito oh. Mas kailangan mo ito ngayon, hindi pa naman ako gutom eh. Heto, kainin mo. Gutom ka na ba? Heto, sariwang gatas para sa'yo. Napakagandang sapot. Ang galing mo naman. Natuwa sa prinsesa ang mga maliliit na hayop sa bukid dahil inaalagaan niya ito sa pagbibigay ng pagkain at gatas sa kanila. Ang pag-ibig ng prinsesa sa mga pananim niya ang nagpapalasa sa mga ito at nagpapasarap. Malapit na ang panahon ng pagtatanim. Kaya naglalakbay ang hari para salubungin ang diwatang si Thunderina.
Belzoa, hindi ko hahayaang magiging isa ka lang magsasaka. Di ba ang hari iyon? Ano ang binabalak niya para sa mahal naming prinsesa? Naaalala mo ba? Minsan ko nang niligtas ang buhay mo at nangako kang susundin ako pag nangailangan ako ng tulong mo. Siyempre po, kamahalan. Ngayon, kailangan ko na ang tulong mo. Ano po ang mapaglilingkod ko sa inyo, kamahalan? Ang anak kong kokoronahan dapat bilang prinsesa, pero mas pinili niya na maging isang hamak na magsasaka. At ginawa niya lang yon dahil sinabi niyang mahusay siya rito. Kung mabibigo siya, nakakasigurado ako na magtatagumpay ang plano ko. Bibitawan niya ang pagsasaka at pipiliin niya ang pagiging prinsesa. Naiintindihan ko po. Kung gayon, ano po ang gusto niyong gawin ko? Gawin mong maging tagtuyot para masira ang mga pananim ng anak ko. Hindi ko po kayang gawing tagtuyot ang isang lupain lang. Maaapektuhan din po nito ang buong kaharian. Kung ganon, sige. Puno ang bodega namin. Makakaligtas ang kaharian sa tagtuyot. Lumipad ang parot papunta kay Belzoa at sinabi ang lahat sa kanya. Kaya naghanap ng lupa ang prinsesa malapit sa ilog para ikalat ang mga buto. Habang naapektuhan ng tagtuyot ang ibang bukid ng kaharian, lumago ng malusog at malakas ang mga pananim ng prinsesa. Labis na nadismaya ang hari rito. Bumalik siya sa diwata. Sa pagkakataon ding ito, sinundan siya ng parot. Malago at malusog pa rin ang mga pananim ng anak ko. Hindi ko ito matatanggap. Sa panahong ito, magpalaganap ka ng baha sa mga ilog nang masira lahat ng mga pananim niya. Maaapektuhan rin po ang ibang mga pananim. Hindi yun mahalaga. Makakaligtas tayo. Pero di ko matatanggap na maging magsasaka ang prinsesa. Sinabi ng parot ang lahat sa prinsesa. Kaya, sa susunod ng tagtuyot, itinanim ng prinsesa ang mga pananim niya sa gilid ng burol. Para hindi ito maabutan ng tubig at dadaustos ang tubig sa gilid ng burol at magiging ligtas ang mga pananim niya. Dahil dito, galit na galit ang hari. Napakatalino po talaga ng anak niyo. At mahal po niya ang pagsasaka. Hayaan niyo na lang po siya. Hindi ako makapapayag. Alam ko kung paano haharapin ang anak ko. Gumawa ka na makakasira sa mga pananim niya, paninira ng mga ibon o kung ano pa. Oo nga. Tama ang naisip ko. Magpadala ka ng mga ibon para kainin ang mga pananim niya. Gaya ng dati, sinabi ito lahat ng parot sa prinsesa. Anong gagawin natin ngayon? Tatawagin ko ang mga kaibigan ko para gumawa ng sapot sa buong pananim para walang ibong makapasok. Kaya tinawag ng gagamba ang mga kaibigan niya at sama-sama silang bumuo ng sapot sa buong lupain. Nang dumating ang mga ibon, hindi sila nakakuha ng isang pananim na pagmamay-ari ng prinsesa at pumunta sa ibang lupain ng kaharian para kainin ang mga pananim nito. Diwata, maglagay ka ng mga daga sa lupain niya. Huwag kang mag-alala, prinsesa. Maghuhukay kami ng mga kaibigan ko sa paligid ng iyong lupain para mahuli ang mga daga. At natatakot sila sa presensya ko at ng mga kaibigan ko. Gaya ng dati, ligtas pa rin ang lupain ng prinsesa habang sinisira ng mga daga ang pananim sa ibang lupain ng kaharian. Naku po! Hari, kamahalan, ito na ang pangatlong tagtuyot na nasira ang aming mga pananim. Paniguradong magugutom ang lahat sa kahariang ito. Wala na bang palay, gulay o prutas na natitira sa ating kaharian? Wala po, kamahalan. Kinailangan po natin bumili ng pagkain sa ibang kaharian at aabot po yun na malaking halaga. Kailangan na natin bumili dahil sa loob ng isang linggo mauubos na ang ating mga pagkain sa loob ng 7 araw. Totoo yun, kamahalan. Eh,
Hindi yun mangyayari. Pangako po. Paano na? Kamahalan? Ay, Ama, nakalimutan niyo na po ba? Ligtas sa mga pananim ko nitong nagdaang panahon. Oo, kamahalan. Pero hindi ito sapat para sa buong kaharian. Hindi lang po isa ang lupain ko. Pinadalhan ako ng tagtuyot ni Ama, pero naapektuhan ng buong kaharian. At alam kong hindi siya titigil dito. Hindi niya naisip na sa kagustuhan niyang parusahan ako. Sinisira niya ang mga pananim ng buong kaharian. Balang araw, ang mga ginagawa niya ang magpapagutom sa mga tao. Pero anong pwede namin gawin? Dalawang bagay. Tutulungan niyo ba ako? Oo naman! Tutulungan kami! Hanapan niyo ako ng lupa sa kagubatan at bundok kung saan pwede tayo magtanim. Kakailanganin ko kayo at mga kaibigan niyo para makatulong. Kaya namin ang mga kaibigan ko maghukay. Marunong kaming mag-aral ng mga kaibigan ko. Ako at ang mga kaibigan ko ay kayang ikalat ang mga buto sa kagubatan. Ilalayo namin ang mga kaibigan ko ang mga peste. Tutulong kami ng mga kaibigan ko sa pagtanggal ng mga damo. Kaya mayroon akong anim na iba't ibang lupain sa kagubatan at bundok kung saan nakapagtanim kami ng mga kaibigan ko. Pero anim na lupain lang? May ilang daan din ang ating kaharian. Hindi pa rin sapat ang mga pananim mo. Yun ang naging dahilan ng ginawa ko. Kinausap ko ang diwata. Kailangan ko ang tulong niyo, mahal na diwata. Patawarin mo ako sa lahat ng ginawa ng iyong ama. Pero kailangan kong sundin ang pangako ko sa kanya. At isa pa, minsan natututo ang mga tao sa pagkakamali nila at gumawa ng napakalaking pagkakasala ang iyong ama kung saan sinira niya ang bawat pananim ng sarili niyang mga tao. Umaasa akong sana hindi pa huli ang lahat sa oras na malaman niya ang malaking kasalanan na nagawa niya sa lahat. Kaya ito po ang rason ng paghihingi ko ng pabor. Sabihin mo sa akin. Mahilima pa po akong sekretong lupain sa kagubatan at bundok, pero hindi po sapat ang mga pagkain yun para sa buong kaharian. Maaari niyo bang paramihin ang ani ko? Hindi mo alam kung gaano ko kasaya para gawin ang bagay na yan. Simula ngayon, mas dadami na ng ilang daang beses ang mga pananim mo na nais mong itanim. Para pag dumating ang tagutom sa kaharian ng ama mo, mayroon kang maraming pagkain maipapakain sa mga tao mo. Salamat. Maraming salamat. Nakaimbak ang palay at mga gulay sa bodega na ibinigay sa akin ng diwata. Mabuhay ka, Prinsesa Benzoa! Mabuhay ka, Prinsesa Benzoa! Mabuhay ka, Prinsesa Benzoa! Patawarin mo ako, anak. Bilang isang magsasaka, mas mahusay kang pinuno ng kaharian kaysa sa akin bilang hari. Patawarin mo ako, Belzoa. At patawarin niyo rin akong lahat. Ngayon, alam ko na kung gaano karangal ang isang magsasaka. Ipinagmamalaki kita, Belzoa. Kaya, nailigtas ang kaharian sa tagutom sa tulong ni Prinsesa Belzoa. At nakilala siya sa malayo bilang isang magsasakang prinsesa. Para sa ibang mga prinsipe, kakaiba ito. Pero may isa sa kanila na humahanga. Ito si Prinsipe Richard. Pumunta siya para makita ito. Hindi natin masasabing nahulog sila sa isa't isa. Pero siguradong masaya sila sa pagsasaka ng magkasama. Malay mo!